natin yan. So, nakaka-receive kami ng bonuses na malaki kapag Chinese New Year. Pag mga ngayong December 25, wala po kaming 13-month pay. Dito sa Taiwan, wala pong 13-month pay. Merry Christmas, everyone! Para sa mga nanonood sa aking mga videos, Merry Christmas and Happy New Year po sa inyong lahat. So, para sa mga nagtatanong, guys, meron bang pasok pag-holiday dito sa Taiwan? May pasok ba kami pag-Christmas, pag-New Year, and Chinese New Year? So, yan ang sasagutin natin today. Para lang po sa mga bagong mga viewer na, ang tawag dito, curious kung pumapasok ba kami pag-holiday. Okay? Dito sa Taiwan, guys, ay may pasok po tayo. So, depende yan sa magiging schedule mo. Kung Monday to Friday ka, or Monday to Sunday, Saturday ka, tapos nataon na ang Pasko ay Friday, Wednesday, or weekends ng Saturday, tapos may pasok talaga kayo, papasok at papasok po talaga tayo. Hindi siya ginagawang holiday dito yung Christmas. Okay? Pero, gusto ko lang siyang i-share sa inyo na may mga company dito sa Taiwan, guys, na pag-Christmas, may mga nare-receive din po tayo mga bonus. So, depende po yan. So, sa company ko ay meron naman. So, may nare-receive po kami pag December 25. So, maliit lang naman yun kasi hindi talaga yun yung legal holiday nila dito. So, may mga malaki kaming nakukuhang mga bonuses, ganyan, mga GC, gift card kapag Chinese New Year. Kasi yan talaga ang holiday nila dito sa Taiwan. So, pag New Year naman po, December 31 or 1, may pasok pa rin po kami. Okay? So, yan, holiday naman talaga nila dito. Pero may pasok din po tayo. Once na ito ay naitapat sa schedule mo. Pero kung halimbawa, Sunday naman yun at wala kayong pasok. Pag Sunday, yun, wala kang pasok. So, dito sa Taiwan, guys, pinapasokan natin ang December 25, ang Pasko, at ang New Year. So, depende yan sa schedule mo, okay? Pero ako, guys, may pasok talaga ako ng 25 and 31 ngayon at saka 1. So, may pasok po ako. So, ang holiday natin dito, guys, ay ang Chinese New Year. So, tandaan nyo, ngayong next year, January 31 po, ang start ng Chinese New Year hanggang 4. Kung hindi ako nagkakamali, hanggang Feb 4. So, kung mapapansin nyo, wala pa pong dumarating ng mga Pinoy dito dahil ang sabi sa news before ay mag-open ang Taiwan ng February 14. Dahil holiday po ngayon, so mahirap ang mga quarantine facilities. Kung napansin nyo, wala pong dumarating mula po noong December 14 dito sa Taiwan. So, hopefully, ang mga Pinoy ay makaalis na by Feb. Okay? So, praying po tayo. So, ang Feb, January 31 and Feb 4, hanggang Feb 4, yan ang ating holiday dito sa Taiwan. May nare-receive po tayo mga gift check, mga bonuses. May mga company na may mga pasok at may mga company po na walang pasok pag ganyang mga season. So, ang alam ko, last year, meron kaming pasok. Okay? Noong 2020, wala kami pasok nung time na yan. But nung 2021, ay may pasok po kami. So, yan ay holiday. So, huwag kayong mag-alala kasi holiday naman yan. So, depende kung double pay yun or ilang percent siya. Okay? Depende kasi sa company talaga. So, basta yan, guys. Pinapasukan po natin yan. So, nakaka-receive kami ng bonuses na malaki kapag Chinese New Year, pag mga ngayong December 25, wala po kaming 13-month pay. Dito sa Taiwan, wala pong 13-month pay, okay? Wala po tayong mga ganun. Okay? So, ayan lang, guys. Na-share ko lang sa inyo. Baka kasi curious ang ating mga new viewers kung may pasok tayo dito, kung may mga bonuses dito sa Taiwan. So, ayan lang. Sana, guys, makaalis na po kayo very soon. God bless you. Merry Christmas and a Happy New Year.